Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano mo ba ang tamang paraan ng pag-waterproofing ng ating mga firewall? At the same time po, isasama na rin po natin ang ating mga parapet ng ating bahay. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Nandito na po tayo ngayon sa ating firewall. Ayan po, kung inyo pong makikita, ito po ay firewall. So, ngayon po mga kapatid, no, atin po tatalakayin kung ano ba ang advantage po ng tamang pagwa-waterproofing ng ating mga firewall. At the same time po, yung ating mga parapet. No? Yung mga parapet po, yan po yung kung inyo pong makikita sa likod po natin, ayan po yung parang mataas na pader sa ibabaw ng mga roof deck. No? Tinatawag din po yan na parapet. Tapos yung kabuuan po niyan, yung mga likod ng bahay, no, sa gilid po ng ating mga bahay, may tinatawag po tayong firewall. Kagaya po nung ito, itong area na to, yan po inyo pong makikita, yan po, firewall po yan. So, ang kahalagahan po niyan, kapag po ang ating firewall ay na-waterproofing po natin ng maganda, ma-waterproofing natin ng tama, no, maiiwasan po natin ang pagkakaroon ng tagas sa mga wall natin sa loob ng bahay. Kasi po, kagaya po niyan, yung nandun sa likod, yan, kung inyo pong makikita, kapag yan po ay walang waterproofing at dumating yung panahon ng tag-ulan, yung tubig po ay sisip-sipin nung pader. Tapos, mapupunta po yan sa loob. So, ano po ang maaring maging resulta nito kapag ang tubig ay pumasok? Ang number one po dyan na magiging problema po natin, unang-una po, tutuklapin niya po ang pintura. So, pag natuklap po yung mga pintura ng ating wall sa loob, problema po yan. No? May mga instances din po na yung mga tubig ay naiipon doon sa wall, lumulobo yung mga pintura, tapos tumatagas na, malakas yung tagas sa loob. At the same time po niyan, maiiwasan rin po ninyo yung pagkabasa ng mga gamit sa loob ng bahay. No, maiiwasan din po ninyo ang pagkakaroon. Kasi po minsan may mga box tayo ng kuryente sa wall natin. No, maiiwasan po natin na magkaroon ng ground sa loob ng ating wall. So, delikado po yun. So, mahalagang bagay po na dapat tayo ay nag-waterproofing ng ating mga firewall. At the same time po, yung mga exterior wall din po natin, dapat po ay na-waterproofing din po yan. So, isa pa sa disadvantage nung mga wall na hindi natin nalalagyan ng waterproofing ay yung kisame natin, no, nababasa. So, lalong na kung ang kisame natin ay gawa sa kahoy o gawa sa gypsum board, no, magugulat na lang kayo, biglang bumabagsak, no, guguho ang inyong kisame. Kasi po yung gypsum board, sinisip-sip niya yung tubig hanggat sa tuluyang mabigatan, babagsak po. So, delikado po yun. No, kaya malaking bagay po na ang atin pong mga firewall at saka yung mga exterior wall, yung mga parapet po natin, ay na-waterproofing natin. Pero may mga pangyayari po minsan na sinasabi nila, eh Kuya Jude, na-waterproofing naman namin yung aming firewall, yung aming parapet, no? Eh ganun pa rin po, nag-leak. So, ano po bang problema? Sabi ganun. Ito po, pag-uusapan natin, kasi po, ang pag-waterproofing, hindi lang po basta-basta pinapahid yan, no? Dapat po ay magawa ng tama. Tandaan po natin, tubig ang ating kalaban, no? Kahit gamuhok lang po yan na butas, kapag ang tubig po ang dumaan po dyan, sisiksik po yan doon. So, pag yan po, hindi natin naipahid ng maayos yung ating pang-waterproofing, magiging problema po yan, no? Lalaki lang po ang ating gastos, at the same time, magiging problema pa po. So, ito, ipapakita po namin sa inyo kung paano namin sinisimulan ang aming pag-waterproofing. Ngayon, kung inyo pong makikita, ayan, yung kasama natin si Sandy, ay nililinis po niya yung ating wall. So, ayan po, no, nililinis po niya, tinatanggal niya po yung mga nakausli pang bato, no. Bali, nagtira po kami dito ng kapiraso para po i-demo, no, para gawa natin ng video, maibahagi sa inyo yung mga kaalaman na dapat ninyong ginagawa. Ayun po, yan, kung inyo pong makikita, no, pinapagpagan ng walis yung wall. Nasa sa inyo po yan kung sa tingin nyo ano pong maganda yung gawin para po yung alikabok ay matanggal. No, pwede nyo pong walisan, pwede nyo pong gamitan ng basahan. No, importante po kasi na itong area na to ay
walang alikabok para po yung ating waterproofing ay kumapit ng maayos. Sa surface preparation pa lamang ay magawa na ng tama, wala dapat alikabok. Po ngayon sa ating balde, meron na po tayong tinimpla na pang waterproofing. Tayo po dito ay gumamit ng cementitious na waterproofing. Doon po sa mga magtatanong, sa mga kapatid po natin, kung ano yung ginamit namin na pang waterproofing, ang ginamit po namin pang waterproofing dito ay Optimix Plus. Ngayon, nasa sa inyo po yun kung anong gusto nyo gamitin, basta sa amin yun po ang aming ginamit. Yung cementitious na pang waterproofing ng Optimix Plus. So dito, sa pag-a-apply po nito, no, dapat po sisiguraduhin nyo yung mga area na ganito ay malagyan ng tama, malagyan ng maayos. Dapat po makapal. Yan. Kasi sa unang-una po, sa area na to, dyan nagmumula yung leak. Kasi pag umulan, dyan sisiksik ang tubig, papasok yan sa loob ng bahay. No, yung moist, matagas po yan. So, ayan po. Tap. Yan, ganyan po. Kasi may mga pangyayari pa rin po. Sa iba, ang ginagawa, itinututok lang dun sa gutter. So, tayo, pag tayo ang gumagawa, nilalampas natin yan sa gutter. Para po yung maging yung sa dugtungan, ay sigurado po tayo na selyado. So, ganyan. Yan. Siguraduhin nyo po yan na nalagyan ang pang waterproofing. Ayan o. Ito po ngayon, mayroon na po tayong kaperaso na napahidan. No? Kung inyo pong makikita, ayan po, mayroon po siyang mga butas-butas. Kaya po kinakailangan natin na ulitan ng pagpapahid kasi hindi po natin mapiperfect yan sa unang pahid. Ayan o, kung inyo pong makikita, may mga butas. No? Tandaan nyo po, sa unang application nyo, kung ang hagod po ninyo ng inyong brush ay pababa, puro pababa lang po muna yan. No? Tapos, sa second application, second coating nyo, pahalang naman po. Magiging pahalang na naman po ang pagpapahid nyo. Para po yung mga hindi nalagyan o hindi napasukan, kagaya yung mga butas-butas na ganyan, pag sa ikalawang coat nyo po, kung pag ganun ang pahalang ang inyong pahid, malalagyan po siya. No? Wag puro pag ganun. No? Dapat paiba-iba naman siya. Kung first coating, vertical ang pababa, vertical ang pagpahid, sa second coating nyo po, pahalang. Ngayon, kung gusto nyo pa pong mag third coating at may nakikita pa po talaga kayong butas, nasa sa inyo po yun. No, basta, lagi nyo pong tatandaan, first coat, kung pababa, puro pababa. Second coat, kung pahalang, puro yan pahalang. So, ayan po. Mamaya po, ipapakita po namin sa inyo pagtapos na po yung aming ginagawa. No, pati yun dito sa taas, no, papahiran na rin po natin yan. Tapos ispaalala po sa inyo, pag kayo po ay magwa-waterproofing, lalagyan nyo na sa pen. Kasi ito po, kapag ito po ay pumatak sa bubong, no, maduming tingnan, hindi magandang tingnan, kaya lagi kayong magsasapin. Isa pa, pag pumatak po yan sa gutter, baka mamaya maging cause pa yan ng pagbara. Ngayon sa area natin, kung inyo pong makikita, no, tapos na po tayong makapaglagay ng ating first coat, pero may mga area po na hindi po naabot ng ating pang waterproofing kasi sadya pong malalim. Ayan, no, malalim po. Ayan, kung inyo pong makikita, yung loob hindi po naabot ng pang waterproofing. So ito, ang gagawin po natin dyan, yung inyo pong pang waterproofing, magtitimpla po kayo ng malapot. Ayan, kagaya po nito. Tapos yun po ang ipagtatapal nyo dyan, parang gagawin nyo pong pangmasilya. Yan o, kagaya po nyan. Yan. Dapat po malagyan po yan bago tayo mag second coat o final coat, no? Malalagyan yan yung mga kagaya nyan. Yan o.
para po sigurado tayo na wala pong lulusutan yung tubig. Yan o. Pwede nyo pong gamitan to ng paleta o may paleta po kayo. Pwede nyo pong gamitan ng spatula. Basta ang importante po malagyan yung mga malalalim na area. Yan. Yan o. Kagaya po na ito. Yan o. Yan. Ito po. Yan. Malalim. Pwede nyo po makikita. Yan. Lalagyan nyo rin po yan. Na po tayo ng ating first coat. Ayan po, kung inyo pong makikita, no, nakapag first coat na po tayo. At the same time po, yung mga malalalim po, ayan, nalagyan na rin po natin siya, natapala na rin po natin. Ayan. Ayan, kung inyo pong makikita, yung may mga patchy po na yan, yan po ang itinapal natin. So ngayon, magsi-second coat na tayo. Kung kanina po, ang ating pagpahid ay patayo, ngayon po, puro naman po pahalang, kagaya po nung una nating sinabi sa video. Yan. Pahalang naman po siya para po yung iba, yung iba na hindi naabot kanina nung pahid natin na patayo ay ngayon mapapahiran na po siya pag ginamitan po natin siya ng pahalang. Yan. Ganun pa rin po ang proseso niyan kung paano niyo pong paano po ay nag first coat. Ganun pa rin po ang magiging ano niyan, proseso niyan. Kaya lang po yung stroke ng inyong pagbrush, no, ay iba na po. Kung kanina po patayo, ngayon ay pahalang na. So hanggang dun po yan. Hello. Ngayon po mga kapatid, tapos na po tayo ng ating pagwa-waterproofing ng ating firewall, no? Sa mga kapatid pa po natin na may mga problema po sa tagas ng inyong firewall, ito na po ang pinakamagandang time na pagpapagawa ng inyong firewall dahil ngayon po ay maganda ang panahon. Sa muli po mga kapatid, maraming salamat. Dalangin pa po namin na ang video ito ay nakadulot mulit sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga gawain nating pang-construction. Muli, ito ang inyong kapatid at ang tropang bagsik, Jude Rios. God bless.